Hello mga ka-Inday Lia, kumusta? Panibagong araw, panibagong vlog po ito. Medyo matagal-tagal bago ko nang pag-share sa inyo. But ito na po, wag na natin patagalin. Ang inyo bang asawa or kabiyak ay napunta or naligaw sa kabila or sa kaliwa? Kung yes, panoorin lang po ang videong ito. But bago ko simulan, mga ka-Inday or Dudong, kung hindi nyo po gusto ang topic na ito or ang videong ito, ay maaari po kayong mag-exit po na lamang. Meron tayong kalayaang mamili. Okay po ba? So, ang ating videong ito na ibabahagi ko ay about sa mag-asawa. Mag-asawa ba na meron namang nagsasama pero meron na siyang pinupuntahan sa kaliwa. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. So, ikaw naman, si problema, si iyak, si hindi nakain, nagpabayana sa sarili, ano ba ang dapat niyong gawin? Pues, unang-una, ang panlaban natin dyan ay gulatin natin yung ating partner. Umpisahan mo na sa pagli-lip shiner. So, magugulat siya ngayon. And then, kahit masakit na yung nararamdaman mo, parang ignore mo. Pilitin mo yung sarili mo na i-ignore mo lang siya or wag mo siyang pansinin. Hayaan mo. Para bang bulag ka, bingi ka. Parang ganun ang nangyari. And then, pagkagaling sa lip shiner, unti-unti kang mag-change ng iyong outfit. Huwag naman yung revealing ha. Baka naman sumuot ka na ng kita na yung pisngi ng puwitan mo. Huwag naman ganun. Lalo na kung may mga anak tayo na medyo binata at dalaging ding na. So, yan po yung nakikita kong solusyon na makakapag-isip or mababawi natin yung atensyon ng ating asawa. And pati din sa lalaki, huwag kayong magpabaya pagka nag-aamoy lupa kayo. And then, ang mga kuko nyo, hindi na kayo nagbibihis ng okay. Basta na lang kung anong masuot. So, kailangan din natin pumustura. Kahit papano, mayroon naman tayong mabibilhan dyan na medyo mura. And yet, makakahanap ka branded pa, di ba? Alam niyo na, tinutukoy ko. So, sa mga girls ito, medyo mahina ang ating loob dyan. Natatalo tayo ng emotion natin, so napupunta tayo sa depression. And ito ang sandata upang bumalik ang ating mga asawa, esposo, mabalik natin ang kanyang attention sa atin at magbago siya. Yan ang pinakamatinding solusyon na nakikita ko. And kung medyo matyaba-tyaba ka, mag-diet ka, siyempre, alang-alang sa gusto mo din naman maayos, di ba? So, alang-alang doon, mag-sacrifice ka. And may mga mura-mura ding din dyan ng mga higaw-higaw. Hindi na kailangan yung mga totoo na yan eh. Kung hindi pa naman din natin kayang bilhin. So, bumili tayo ng ganon. Mag-blouse-blouse tayo nung kahit nasa bahay tayo. And then, lumabas ka. Pumunta ka sa shopping mall. Pwede naman window shopping. Hindi rason yung wala kang pera. Pamasahe, balikan, okay na yon. So, mag-window shopping ka lang. And kung ayaw mo naman window shopping, magsimba ka. At least nakita ka niyang umalis ka and then bihis na bihis ka. So, napapansin niya ngayon yan. Gawin mo at gawin mo. Huwag ka naman din gagawa ng hindi maganda. So, doon sa mga namang problema dahil nakukutuba na kayo or pansin nyo parang may pinupuntahan ng iba or nakumakaliwa na yung inyong mga partner. So, yun ang solusyon na maipapayo ko sa inyo. Magpaganda kayo, mag-lip shiner kayo, magpulbos kayo. Kilay, ika nga is life.
kilay is malaking bagay na makakapagdagdag ng attraction sa ating mga girls. Agree ba kayo dyan? So, yan lang po mga ka-everything. Sana ay itry nyo, wala pong masama. And wag naman kayong lumabis, baka mamaya lumabas kayo, nakasuot naman kayo ng so revealing na kita na yung mga pisngi ng puwitan nyo. And siyempre kung may mga anak tayong dalaga't binata, hindi nakaaya-aya yon. So ayan mga ka-everything, yan ang pinaka para sa akin na mabisang gawin para makuha natin ang atensyong muli ng ating mga partners. So maraming salamat.